Muli, magandang araw sa inyong lahat, mga tol. Alam nyo, hanggat maaari, ayoko talagang nakikipagtalo sa isang babae. Ano? Kapag ka babae kasi, dapat minamahal, dapat nirerespeto, iginagalang. Yan po yung paniniwala ko ever since. Dahil kinalakhan ko po yan, simula po nung pagkabata ko, ang aking mga magulang, never ko pong nakita na binastos ng aking ama ang aking ina, at ang aking ama never ko pong nakitang nakipag-away kahit kanino. Eh dito, dami kong nakakalaban sa politika, kaso lang wala tayong magawa, bahagi ng politika ang pakikipag-away. Hindi naman pakikipag-away ang pakikipagtalo, no? Alam nyo, nung ako po ay hindi pa nasa politika, ang kaaway ko lamang yung mga naging kriminal. Nung ako po kasi ay pulis, siyempre, kaaway mo ang mga kriminal. Hindi mo pwedeng ituring na kaibigan ng mga yan, malibang kung sila po ay sumuko at nirespeto po ang batas at nagpasakop sa batas. Yan, hindi po natin yan tinuturing na kaaway. Kung hindi isang tao na nagkamali sa batas at pwede pong magbagong buhay. Pero yung mga kriminal na hanggang sa kasalukuyan, gumagawa po ng kanilang mga pagkakamali, eh nung panahon na ako po ay pulis, lahat po ang tingin ko dyan ay kaaway. Kahit ngayon, mga kriminal, dapat itinuturing po natin kaaway. Ito namang si Maharlika, hindi ko alam kung kriminal po ito. Pero it appears now na sa kanyang ginagawa, she might be violating our laws. Ano? Pinuulit po natin, mga tol. Hindi ako napatol sa babae, pero I will take exceptions dito po kay Maharlika. Kasi sobra na ito. In fact, hindi ko nga po ito pinapansin sa mga nakalipas po natin na mga programa eh. Pero lately, nagiging content ko na po siya dahil every now and then, wala po siyang ginawa kung hindi manira sa kasalukuyang administrasyon. Oh. Malaki ang channel kasi nitong si Maharlika. Almost 1 million ang followers po nito sa Facebook at almost 500,000 sa YouTube. Yung kanyang active page at channel ngayon na ginagamit niya na Bodjakera TV at Maharlika Bodjakera, eh hindi man ganun kataas kumpara doon sa mga unang pages at channel na ating binanggit ang following, malala makikita pa rin na natin na talagang may significant viewers po ito every now and then sa kanyang mga live streaming. At marami po ang naliligaw ng landas dahil naniniwala dito kay Maharlika sa mga kasinungalingan na pinagsasabi nito. Maharlika, tahasan kong sasabihin sa programa ko na ikaw ay sinungaling. Sinungaling ka. Yun lamang ang masasabi ko sa iyo. Patutunayan ko sa iyo na sinungaling ka. Dahil yun ang nakikita at nadidinig ko sa mga sinasabi mo. Ngayon, patunayan mo sa akin na ikaw ay hindi sinungaling. Paano mo sasabihin na hindi ka sinungaling? Eh, ipakita mo yung mga ebidensya na sinasabi mo laban sa kapatid ng ating First Lady, Lisa Araneta Marcos. Kasi ayon sa iyo, ayon sa mga kasinungalingan na pinagsasabi mo, at ayon sa mga taong ginagamit mo ang mga artikulo sa Facebook at sa mga panulat nito sa iba't ibang pahayagan, pinagbibintangan mo ang kapatid ni First Lady Lisa Marcos na sangkot sa mga illegal na gawain katulad po ng smuggling, hoarding, at illegal mining. Sabi ng mga tangahanga mo, ikaw ay merong karapatan sa pamamahayag. Totoo! Lahat tayo merong karapatan sa pamamahayag. But I do not know kung ito ba ay applicable sa'yo. Kasi unang-una sa lahat, nandyan ka sa Estados Unidos. Hindi ko alam kung ikaw ay Pilipina ba o US citizen o dual citizen. Ang applicability kasi ng ating guaranteed rights under the Constitution, the right to expression and speech, is para lamang sa mga Pilipino. Sakop ka ba ng Constitution ng Pilipinas? Kung ikaw ay Pilipina, sakop ka. Basahin mo ang Article 3, Section 4 ng nabanggit po na Constitution, the fundamental law of the nation, ang pangunahing saligang ng mga batas na umiiral dito po sa ating
bansa. Kaya nga saligang batas ng Pilipinas eh. Walang pwedeng gawing batas ng hindi umaayon sa saligang batas ng Pilipinas. At ang sinasabi ng mga tangahanga mo na ikaw ay may karapatang magsalita sa publiko, hindi po yan absolute. Ang karapatan po natin sa pamamahayag ay hindi po absolute. Ngayon, bakit ko sinasabi yan? Kasi alam ko kung ano yung nasusulat sa batas. Kaya nga sinuot ko ngayon ito, certified wasalak criminologist. Hindi ko binubuhat ang sarili ko, pero kung bakit wasalak yan, kasi unang-una, para sa akin, ang isang criminologist should be a wholesome, amiable, selfless, adaptable, lawful, adventurous, and knowledgeable criminologist. Hindi ito wantusawa sa alak. Being a wasalak criminologist, alam namin kung ano yung mga nasusulat sa batas, particularly crimes and other related laws. Pinag-aralan namin yan eh. At yung pagsasalita ng ating karapatan sa pamamahayag, yung pagsasagawa nito, hindi yan absolute. There is always a limitation sa mga bagay-bagay na tinatamasa po natin ng mga karapatan. Walang pinagkaiba yan sa kapag ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, ikaw ay merong karapatan o pribilehiyo na magkaroon ng lisensya para i-operate ang isang motor vehicle. But the moment na ikaw ay umabuso diyan sa pribilehiyo o karapatan mo na magtaglay ng lisensya, aalisin sa iyo yan ng gobyerno. Kasi it is just a mere privilege. Ganon din naman ang karapatan po natin sa pagsasalita. Kapag tayo'y sumasaklaw na sa karapatan ng iba, natatapos na yung karapatan po natin na yan. Lagi nating sinasabi dito, our rights end when someone's rights begin. The moment na naninira ka na sa kapwa mo, natatapos na yung protections na maaari mong makuha sa malayang pamamahayag. Kaya nga ang daming mga journalist, ang daming mga tao na nakakasuhan ng libel. Kasi bakit? Out of their passion to expose the truth, sometimes nag-o-overbound sila doon sa pagsasalita ng sinasabi nilang katotohanan. Ang problema, kapag ka ikaw nag-overbound sa pagsasalita ng sinasabi mong katotohanan, hindi naman ikaw immune sa pagkakaroon ng kaso. Maaari kang makasuhan, pero pwede mong idepensa pag ikaw ay kinasuhan ng libel ang katotohanan. Ngayon, Maharlika, katotohanan ba ang sinasabi mo kung sakasakaling masasampahan ka ng libelo? Pero hindi rin ibig sabihin na kapag ka ikaw ay nagsasalita ng katotohanan, hindi ka na rin liable sa libel. Dahil ano ba ang kinakailangan para ikaw ay hindi maging criminally liable sa paglabag ng libel laws dito sa ating bansa? Kung katotohanan ang sinasabi mo, nakagawa ng krimen ang mga taong pinagbibintangan mo, unang-una sa lahat, dapat ma-establish mo na walang malisyosong intensyon sa mga sinasabi mo. Otherwise, kahit katotohanan ang sinasabi mo, you cannot use that in order to escape or evade criminal liability. Pag na-establish ng nagre-reklamo sa iyo na ikaw ay merong malisyosong intensyon sa ginagawa mo sa kasalukuyan, hindi ka makakalusot, Maharlika. At unang-una sa lahat, hindi traditional libel ang ginagawa mo. As stated sa Article 353 ng ating Act 3815 o yung Revised Penal Code. Alam mo ang ginagawa mo, Maharlika? Violations ng nabanggit na batas na sinabi ko, nabanggit na, sinabi ko pa, no?
in relation to Republic Act 10175. Alam nyo ba yung 10175, Maharlika? The Cybercrime Prevention Act of 2012. In relation, ibig sabihin, yung paninirang puri na ginagawa mo ngayon, i-re-relate ito doon sa bagong batas dahil ginawa mo yan using information and communication technology like your social media pages, YouTube, and Facebook. Hindi kita binabantaan kasi sino ba naman ako para magbanta sa iyong Maharlika. Sinasabi ko lamang ang katotohanan na yung pagsasabi mo ayon sa iyo ng katotohanan ay hindi mo pwedeng idepensa. Maliban na lamang kung ikaw ay walang malisya sa pagsasalita niyan. Pero ang daling patunayan na meron kang malisya sa pagsasabi ng mga bagay na yan. Bakit? Unang-una sa lahat, ikaw ay dating supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa, biglang nagbago ito dahil may mga rumors na ikaw daw ay nanghingi ng appointment sa gobyernong ito, pero you was rejected. O, diba? Masakit ba ang katotohanan na ma-reject ka, Maharlika? Kasi bakit ka ma-reject kung ito ay totoo? Hindi ka kwalipikado. Ganun lang naman kasimple yun. Sabi ng ating mahal na Pangulo, bago ka maging bahagi ng kanyang administrasyon, you should be at the best and the brightest among other qualified applicants. Hindi lang qualified, best and brightest ka dapat. Tapos meron kang malasakit, meron kang karanasan, syempre, at higit sa lahat, you are a hardworking and willing to serve the people and the country. Yan ang pamantayan ng Pangulo. At wala ka nun, Maharlika. Sa ginagawa mo ngayon, pinagkakakitaan mo ang paninira sa First Lady at sa Marcos administration. Huwag ka nang maging ipokrita. In fact, sa pagsasalita mo pa lamang sa live streaming mo, hello mga palangga, mga hitad. E bago tayo magpatuloy, gamitin nyo ang code na Maharlika at mag-send kayo sa inyong mga kamag-anak sa Pilipinas using SendWave. Yun ba? Ganun ba Maharlika? E ang pagkakaalam ko, may mga binibenta ka pang mga apparels. Dati, ewan ko lang ngayon. Pero wala akong pakialam doon eh. Ang punto ko lamang, aminin mo din sa iyong sarili na kaya mo ginagawa ito hindi sa malasakit sa bayan kung hindi para pagkakitaan ang paninira sa ating First Lady at sa Pangulong Bongbong Marcos. Every views count. May CPR rating na tinatawag dito sa Facebook at YouTube. Bag ako. Ano? Click per minute rating. Ano ba yon mga tol? That is a technical aspect dito sa Facebook na merong mga algorithm na tinatawag depende sa dami ng mga manonood at kung magkano ang ibibigay ng Facebook in a particular views sa iyong live streaming or sa iyong video. At sa bawat ginagawa mong paninira kay First Lady at sa kapatid dito ngayon sa ating mahal na Pangulo, kumikita ka. Ganyan ba ang sasabihin mo na meron kang malasakit sa bayan? And worst, sa part mo, nagsasalita ka ng mga mapanira para sa Pangulo at sa administrasyon nito to the extent na gustong-gusto niyong bumagsak ang kasalukuyang gobyerno. Pero napakakapal ng pagmumukha mo, wala ka naman dito sa Pilipinas. Kapag ka napahamak ang Pilipinas, kami na mga nandito ang magsasaper. Hindi mo ba iniisip yon, Maharlika? Ang kapal ng pagmumukha mo? Samantala ikaw nagpapasarap sa Estados Unidos, kami na mapapahamak kung bumagsak ang kasalukuyang gobyerno, maghihirap dito? Gustong-gusto ninyong bumagsak ang Marcos administration? Kaya nyo sinisira si First Lady para mawala ang sense of direction ng Pangulo. Pero hindi kayo magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay, Maharlika. Sabi ko dito sa katanungan ko sa thumbnail, magtatagumpay ba si Maharlika sa kanyang layunin na sirain ng Marcos admin? Hindi. You cannot put a good man down, sabi nga. Yan ay matagal ng kasabihan.
ang isang tao na mabuti ang ginagawa at hangarin kailanman hindi niya magagapit. At ang Pangulong Bongbong Marcos at ang mga taong nakapaligid dito, maganda ang layunin sa bansa. Hindi nga dapat ganito tinatapik natin eh. Dapat mas pinag-uusapan natin ang mga mabubuting pangyayari sa kasalukuyan, sa kabila ng mga challenges at issues na kinakaharap ng bansa. Pero hindi natin magawa purely na mag-content ng ganon kasi may mga taong katulad mo na mapanira sa kasalukuyang administrasyon. Walang ninanais kung hindi sirain ito. Ano ba pinaghuhugutan mo? Bakit ba biglang naging matindi ang galit mo? Ikaw ba ay naiinggit kay Tingging Pinoy? Ikaw ba ay naiinggit sa mga taong na posisyon sa gobyerno? Dahil sila ngayon naglilingkod sa bayan at ikaw ay nagbablog katulad ko? Totoo ba, Maharlika, na ikaw ay naghangad ng appointment ngunit hindi ka napagbigyan? Ngayon, pakinggan mo yung sinasabi ni Secretary Harry Roque o dating spokesperson Harry Roque, na si Attorney Harry Roque nga. Sa kanyang live streaming kagabi, simple lang naman eh. Ikaw ang nag-aakusa kasama ng mga sinungaling na mga tagagawa ng artikulo sa iba't ibang pahayagan at Facebook na ginagamit mong reliable source kuno. Kayo ang nag-aakusa, kayo ang nambibintang, dapat kayo ang magpatunay. Bakit nyo pipilitin ang isang bagay doon sa mga inaakusahan nyo na sila ang magpaliwanag sa publiko? Hindi nila katungkulan yun. Hindi nila obligations yun. Bakit sila magpapaliwanag sa isang kasinungalingan na sinasabi mo? Kaya tinatawag kitang sinungaling eh. Ngayon, kung hindi ka sinungaling, Maharlika, patunayan mo sa publiko. Ilabas mo ang mga ebidensya na sinasabi mo. Sinasabi mo ngayon sa iyong katatapos lamang na live streaming o kahapon na dinedelay ng Kongreso ang investigation sa mga expose kuno ninyo. Anong pakialam ng Kongreso daan sa mga sinasabi mo eh kung meron silang mga priorities? Eh ano ngayon kung na-cancel yung supposedly hearing na sinasabi mo? Yan ba ay inimpluensyahan ng ehekutibo? Ngayon kung meron kang ebidensya na inimpluensyahan niya ng ehekutibo, ilabas mo. Hindi yung puro kasapantaha at paninira lamang sa gobyernong ito. Ang mahirap, pinaniniwalaan ka ng mga tangahanga mo. Tapos yung iba rito, sugod ng sugod sa page natin, ipapaliwanag at ipagtatanggol pa nila sa akin, ikaw. E samantala, ang linaw-linaw. Ikaw ang nag-aakusa, Maharlika. Kaya dapat, ikaw ang dapat magpaliwanag sa mga ebidensya kung meron ka mang kinahawakan. Panoorin natin ang live ni Attorney Harry Roque kahapon. Ito po ang live ni Attorney Harry Roque bilang pagtatanggol sa kapatid po nitong si First Lady Lisa Araneta Marcos na si Martin Araneta. Napakasimple lang ng sinasambit dito ng isang abogado na katulad ni Attorney Harry Roque. Kaya dapat maunawaan mo ito, Maharlika. Kayo ang magpatunay, hindi yung taong inaakusahan ninyo. Oy, may ads. Hindi pa ako nakapagbayad ng premium. Sorry. O, skip natin yung ads. Sandali. Hindi ko pa nasesettle yung premium ko. May ads tuloy. Okay, video will play after ads. Nakakasira ng momentum tong YouTube ah. Pero imo, seryosong seryoso tayo sa pagsasabi ng sinungaling itong si Maharlika. Tapos biglang may ganito. O, tuloy natin. Ang 2023. So ngayon po, papunta na tayo sa Pebrero at syempre malapit na ang Valentine's Day. So punong-puno na naman ang mga hotel at motels. Ta talaga ng mga advance happy Valentine's Day sa inyo ha. Ang pag-uusapan po natin ngayon, abay smuggler daw si Martin Araneta. Ang tanong, paano yan mapapatunayan? Di ba? Obvious. Yun ang kagad ng tanong eh. Paano nyo papatunayan yan, Maharlika? Alangan naman si Martin Romualdez ang magsabi na hindi siya smuggler. Kayo muna ang magpatunay. Walang pinagkaiba to kay Bantag. Sinasabi ng NBI na siya ang nagpapatay kay Percy Lapid. Oh. Ngayon, ang sinasabi naman ni Bantag, hindi siya ang pumatay. Pero yun ay nasa proseso.
kasuhan nyo si Martin Romualdez, nang sa ganun, ipagtanggol din ni Martin Romualdez ang kanyang sarili. Pero hanggat walang proper na pagkakaso, bakit magsasalita at magpapaliwanag sa inyo na si Martin Araneta pala, I'm sorry. O, tuloy natin ang sinasabi dito nitong si Attorney Harry Roque. Obviously, yan po ay parahan. Hindi pa po yan katotohanan. Abay, alam nyo, kapag ikaw ay tinawag na smuggler, yan po ay isang pagpaparatang ng krimen. Dahil ang smuggling po ay criminal offense. In fact, kapag more than 10 million ang iyong inismuggle, that is economic sabotage. So, seryosong paratang po yan. At ngayon naman, dahil tayo po ay 32 taon ng abogado, ano ang dapat patunayan na mga nag-aakusa kay Martin Araneta na siya daw ay smuggler? Well, una-una po ha, sa ating batas, sa ating saligang batas, everyone is presumed innocent until proven guilty. So wala pa pong napapatunayan laban kay Martin Araneta. Ang tingin ko po, eh talagang may kinalaman yung kanyang kapatid na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi ko po sasabihin kung anong motibo, pero siyempre po, masasaktan ang presidente kapag sinaktan ang First Lady. Ano? Yun ang layunin itong mga sinungaling na tao na ito. Kasi alam nila na si Pangulong Bongbong Marcos, hindi sila uubre. Kung si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang titirahin nila, hindi sila uubra. Napaka-pasensyoso, napaka-malawak ang kaisipan ng ating mahal na Pangulo. Pero ngayon, ang inaatake nila, yung First Lady. Kasi alam nila na baka dito magkaroon ng pagka-discarrel ang sense of direction ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya atakihin natin itong First Lady. Kasi hindi natin kaya si Pangulong Bongbong Marcos eh. Si First Lady ang aatakihin natin. Atakihin natin ang atakihin yan. Nang sa ganun, yung disposisyon ng Pangulo masira. Pero hindi kayo magtatagumpay. Unang una, si Attorney Lisa Marcos ang ating unang ginang abogada. At hindi siya pangkaraniwang abogada. Siya ay isang guro sa abogasya. Bago ka maging guro, kailangan malawak ang iyong pangunawa, alaman. Ano? Hindi nyo kayang sirain ang disposisyon ng mag-asawa, ang ating Pangulo at ang ating unang ginang. O, patuloy natin pakinggan dito si Attorney Harry Roque, mga tol. Naman talaga, ano? Napakainit ng politika sa Pilipinas. So bilang isang abogado at bilang isang propesor ng batas ng 17 years na at isa sa aking mga tinuro, ay ang ebidensya, yung mga nag-aakusa ni Martin Araneta, paano nila mapapatunayan? Well, sangayon po sa ating law of evidence, merong iba't ibang klaseng ebidensya. Meron tayong object evidence, yung mga bagay-bagay mismo na magpapatunay ng krimen. Meron before I forget, ha, akala ko mananahimik lang si Attorney Vic Rodriguez. Eh. Pero ngayon, sabi mo nga, Marvin Tabo, totoo yan. Pero ang tinitira niya naman, si Attorney Harry Roque. Kaya nga sabi ko sa post ko, Attorney Vic Rodriguez versus Attorney Harry Roque. Ngayon, gumagatong siya. Totoo yan. Ano? Kasi hindi ko alam kung ano ang pinaghuhugutan ng dalawa. Pero sana panindigan mo, Attorney Vic Rodriguez, na ikaw ay mananahimik na lamang. Putal. Hindi ka naman siguro sinisiraan itong si Attorney Harry Roque. Sinabi niya lang naman, mga makabik. Yun ang kanyang titulo eh. Mga makabik, tigilan nyo si First Lady Lisa Marcos. Saan ang panggagamit doon, Attorney Vic Rodriguez? E totoo naman ang mga makabik Rodriguez, yung mga vlogger ngayon na sumisira kay First Lady Lisa Marcos. Ako dati pinagtanggol ko kayo eh, kasi bahagi kayo ng Marcos administration. Pero natatapos yung pagtatanggol ko sa inyo dahil wala na kayo sa Marcos administration. Anong masama sa sinabi ni Attorney Harry Roque doon? Wala, di ba? Ngayon, pati si Montulpo na chismis ang dala sa harapan ng publiko. Pinost nyo pa sa inyong Facebook page. At sinasabi nyo rito kay Attorney Harry Roque, anong masasabi mo dito sa revelations ni Montulpo? Revelations ba yun? Para naman kayong hindi abogado. Eh, chismis nga yun. Kung totoo yung sinasabi ni Montulpo, hindi lamang yung text message niya kay First Lady ang dapat inilalagay niya doon.
kung hindi yung mga ebidensya. Alam na alam niyo yan bilang isang abogado, Attorney Vic Rodriguez. Yung testimonial evidence, yung mga testimonya ng tao. Meron tayong documentary evidence, mga papel, dokumento na magpapakita, magpapatunay ng krimen. At siyempre, meron din tayo electronic evidence ngayon, mga email, mga text messages na magpapakita kung meron ng krimen nangyari. Smuggling, paano mo mapapatunayan yan? Well, kinakailangan mapatunayan mo na smuggling ay nagpasok ka ng mga alinangkat. Ito ha, para sa inyo to, Maharlika. Para sa inyo to, Montulfo. Para sa ito, Rigoberto Tiglaw. Kasi yung dalawa na yan, yan ang ginagamit na pangalan ni Maharlika sa paninira kay First Lady. Nagsesertain Michael Mapayata sila. E baka yung mga sinasabi nyo na yan, tamaan dyan ang nakaraang administrasyon. Isip-isip kayo. Baka pagka nagkahalungkatan, ang tamaan, ang dating administrasyon, hindi ang kasalukuyan. O kaya tuloy natin. Paano nyo papatunayan, Maharlika? Panoorin mo kung ano ang sinasabi ni Attorney Harry Roque nang nalalaman mo naman at nang hindi ka lamang nagbabase sa iyong mga malatismosang kaisipan. Ang produkto na hindi nagbayad ng taripa. So meron pong dalawang kind of smuggling. Yung ordinary stud smuggling na papasok ka na hindi magbabayad ng taripa, at meron din namang yung tinatawag na technical smuggling kasi merong may misdeclaration. Sasabihin mo ba to ang pinapasok mo ay ginto. So yun po yung tinatawag na technical smuggling, no? Through misdeclaration. So sa mga nagsasabi na si Martin Araneta daw ay smuggler at hoarder ha ng sibuyas, ano mapapatunayan? Doon po sa krimen ng hoarding, eh meron po tayong separate krimen. Na ang hoarding ay kapag ikaw ay nagkaroon ng inventaryo na hihigit sa 50% ng ordinaryong inventory mo sa pang-araw-araw na pagbinegosyo. So dalawa pong papatunayan, ha? Yung krimen na smuggling at yung krimen na hoarding. So ano ba ho yung mga ebidensya po pwedeng magamit, no? At dapat patunayan dahil ang ebidensya po na patunayan ang paratang ay naroroon sa nagpaparatang, hindi po sa pinagpaparatangan. Malinaw po yan, ha? Oh, ang magpaprueba. Sana nauunawaan mo ito, Maharlika. Kayo ang nagpaparatang, kayo magpatunay sa paratang ninyo. Bakit nyo pagpapaliwanagin si First Lady? Saka bakit ka aasa sa investigations ng Kongreso? Hindi nyo talaga alam kung ano ang trabaho ng legislative branch of the government. They are just conducting hearing in aid of legislation, not to condemn someone. Kaya nga ang kapangyarihan ng mga yan is just to recommend to file criminal and administrative offense lamang eh, doon sa kanilang mga subject person. Unless mag-commit ng contempt sa legislative yung mga resource person nila. Yun lamang yung pagkakataon na pwede nilang i-detain ng isang tao as a penalty for contempt. Other than that, wala silang kapangyarihan para husgahan ang sinuman na resource person. Pinagmamalaki mo ang investigations na gagawin ng Kongreso. Kahit magkaroon yan, still, Maharlika, kung talagang gusto mong paniwalaan ka ng tao, show your evidence. At sa mga nagsasabi na hindi makakasuhan si Maharlika, oy, magbasa nga kayo ng batas. Hindi porket nasa Estados Unidos siya, hindi na siya makakasuhan. Eh maliban kung siya talaga ay US citizen lamang. Eh ang pagkakaalam ko, dual citizen itong si Maharlika eh. Pakikorek nyo nga ako mga tol, ano bang citizenship niyan nitong si Maharlika? Pangalawang punto, kung hindi siya sakop ng batas natin, ang kanyang YouTube channel at Facebook na ginagamit ay nag-ooperate dito sa Pilipinas. Pwedeng magsampa ng kaso sa korte para ipa-take down ang mga videos na may kinalaman sa paninirang puri niya sa mga taong kanyang sinisiraan dito sa Pilipinas. Huwag nga kayong mga obob, mga tangahanga nitong si Maharlika. Mga BTS talaga kayo eh. O, tuloy natin. Yung nagpaparatang, hindi yung pinagbibintangan. So, smuggling, nag-angkat ka,
galing sa ibang bansa. Anong ebidensya? Ay nako, kapag ikaw po ay nag-angkat at dinaan mo sa shipping line, ano po yung mga dokumento? Meron po yung bill of lading. Yan pong bill of lading ay patunay na meron kang mga kargamento na isinakay sa isang barko. Yung bill of lading po, dual purpose yan. Yan po ay ebidensya na pag-aari dahil yan po ay bearer instrument. Kapag hawak po yan ng kahit sino, siya yung presume na may-ari. Pero at the same time, yan po ay kontrata rin. Prueba na kontrata sa panig na nagsakay ng karga sa isang barko at yung may-ari ng barko. So nasan po ang bill of lading na di umano ay nag-angkat ng sibuyas si Martin Araneta? Now, dalawa nga po yan. Either hindi nagbayad talaga, in which case, meron pa rin pumasok, pero hindi lang nagbayad. Or, nagpasok, kunwari, iba ang kargada, pero onions nga. Pero dapat, meron pa rin yung papel, kasi hindi po yan makakarating ng Pilipinas kung wala pong bill of lading. Nasaan po? Yung mga nagpaparatang, yung Martin Araneta. Nasaan ang ebidensya ninyo? Ngayon, pinepersonal niyo si Attorney Harry Roque. Porkit nagtatanggol sa First Lady, naghahangad na ng posisyon kaagad sa gobyerno. Alam niyo, hindi naman kinakailangan ni Attorney Harry Roque na gawin ito kung tutusin para lamang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Hindi niya kinakailangan sumipsip. Kasi bakit? Kwalipikado ito eh. Walang kulay ang gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos. E ano ngayon kung dati itong anti-Marcos? E ano ngayon kung dati itong Duterte cabinet officials? Hindi na yung tinitingnan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinitingnan ng ating Pangulo, ang kakayahan at ang willingness nitong tumulong sa gobyerno, hardworking, best and brightest among the pool of applicants. Yan ang mahalaga sa Pangulo. And si Attorney Harry Roque is qualified sa posisyon na maaaring i-appoint sa kanya. At hindi natin alam yan kung magkakaroon talaga. Kasi yung mga sinasabi ng mga katulad ni Attorney Vic Rodriguez ngayon na nagpaparinig sa kanyang Facebook, eh yun po ay sapantahan nyo lamang, Attorney Vic Rodriguez. Puntahan natin ang Facebook page na Attorney Vic Rodriguez. Nanghihinayang ako kasi ang taas ng respeto ko dito kay Attorney Vic Rodriguez dati eh. Pero ngayon nakikisawsaw na rin eh sa issue. O tingnan nyo. O pinersonal niya na si Attorney Harry Roque, Mr. Spokes Harry Roque at mga nag-aasam ma-appoint. Will you call out Mr. Montulfo? Pati ba naman ikaw, Attorney Vic Rodriguez, naniniwala dito kay Montulfo? As well for his revelation and for just doing his job. Naniniwala po kayo dito sa sinasabi ni Tulfo? Nitong si Montulfo, baka ma-misinterpret niyo ako sa sinasabi ko ha. Kasi sa mga Tulfo, nililinaw ko si Erwin Tulfo lang ang sinusuportahan ko. Dahil pinagkakatiwalaan siya ng Pangulo at maayos ang kanyang naging trabaho sa DSWD. Pero itong kanyang kapatid na si Montulfo, eh wala. Panay paninira sa gobyerno. Panahon ng Duterte administrations, wala siyang ginawa kung hindi manira dito. Ang ating ikalawang Pangulo, sinisiraan niya. Ngayon, nakatabi niya lamang sa isang photo itong si First Lady, kaibigan na kagad ang Turing. Tapos, porkit nagsabi siya, tingnan niyo ha, kung gaano ba ka-ridiculous itong statement na ito nitong si Ramon Tulfo. Sabi niya, I was friends with First Lady Lisa Araneta Marcos. Talaga? Porkit nakatabi mo lamang o nakausap ng ilang beses si First Lady, kaibigan mo na. Even before BBM got elected as the country's number one leader. Tandaan natin, magkaiba ang acquaintance sa kaibigan. Ang kaibigan, for better or worse, nandiyan. Pero ikaw, Montulfo, for better lang ba? Kaya ka nandoon dati? Ngayong kumakaharap sa
mga kasinungalingan na ibinabato nitong si Maharlika at katulad mo at ng iba pa, si First Lady, hindi mo na kaibigan. In fact, Lisa gave me a space in her law office to do my job as a special envoy to China during the Duterte administrations. O yan yung mga claims nitong si Montolpo. I was so close to her. She invited me to the PBM presidential inauguration and party in Malacanang. Porkit na invite kayo, close na kagad. Ganun ba yon? Eh, ang dami kong nakita. Si Coach Jarrett, si Janjan Sangkay, si Maharlika, at iba pang mga vlogger. Yung Madam Ellie ba yon? Nakita ko rin yun sa inaugurations ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Close na din ba sila kay First Lady? Ganun ba yon? Ang pagkakaalam ko talaga, ang close kay First Lady, si Tingting Pinoy, at hindi may kakaila yun. At hindi ko alam dito ngayon kay Maharlika kung naiingit ba ito kay Tingting Pinoy dahil very close siya kay First Lady. But going back, dito, lumalayo tayo eh. Sabi pa dito, we have since parted ways. Sabi niya, nag-iwalay na daw sila ng landas. The reason was my text message to her, which you will read below. Ito lang daw ang reason, ha. Kaibigan mo, at dahil lang sa text message na to, wala na yung kaibigan mo. Sabi niya, parang totoo, no? My love for my country and my job as a journalist made me send that message to her. Bidang-bida sa sarili. Yung pagmamahal niya daw sa bansa at bilang journalist, kaya niya daw kailangan isend yung message na yon. The following was that message that got me in trouble with her. Into trouble with her. Sabi niya, I quote, "Ma'am, please don't get mad at me. I'm just trying to help BBM administration. Walang problema sa pagmamalasakit na tumulong sa kasalukuyang gobyerno. Saludo ako sa iyo dyan. Pero ang nakakatawa sa iyo, Mr. Montolpo, pagpatuloy natin ang binabasa ko, please check rumors that your brother Martin is involved in smuggling in the Pierce." Rumors. Diba? Ibig sabihin, sabi-sabi. Kung sabi-sabi, dapat merong patunay. Yung sinasabi ni Attorney Harry Roque kanina sa kanyang vlog, kayong mga nag-aakusa, kayo dapat ang magpatunay. O, ang pinaka nakakatawa dito, mga tol, ay ang mga susunod niyang sasabihin. I've checked and it seems the rumors have basis. O, rumors pa rin, ano? Why don't you have Ariel Nepomuceno take over if you want a clean Bureau of Customs? End of text message. Yan ang nakakatawa kasi matapos niyang siraan ang di umano'y itong kapatid nga po, matapos niyang siraan ang kapatid nitong si First Lady na si Martin Araneta, bigla siyang mag-e-endorse ng isang tao. Sana, mas maniniwala ako sa iyo, Montolpo eh. Sorry, Sir Erwin Tulpo, I have to do this. Kung makarating man sa inyo itong video ko, humihingi ako ng paumanin sa inyo kasi hindi natin naninais na ganyan ang ginagawa ng inyong kapatid sa ating Pangulo at sa ating First Lady at sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Sabi ni Montolpo, pinapaalalahanan niya ang First Lady. Tapos biglang mag-e-endorse ng tao. Ano yun? Okay lang sana kung pinaalalahanan mo. Eh hindi, nag-endorse ka ng tao. Sino ba itong Ariel Nepomuceno? Eh baka katulad dito ni Attorney Mike Toledo na ayon sa'yo, Mr. Montolpo is a good-looking man and habulin ng mga babae. Ayun ang descriptions mo eh. Kay Attorney Mike Toledo eh. Eh ano naman kaya itong si Ariel Nepomuceno? Bakit bigla mong isisingit matapos mong pagsabihan na ang kapatid ni Attorney Lisa ay medyo involved, may rumors na involved ito sa smuggling. Tapos bigla mong i-entrada na para malinis ang Bureau of Customs, ipasok mo si Ariel Nepomuceno. Indirectly sinasabi mo na i-appoint mo si Ariel Nepomuceno. Sinasabi mo mismo sa First Lady ng ating bansa. Kung yan si Ariel Nepomuceno ay kwalipikado, bakit hindi siya mag-apply sa Marcos administrations nang sa ganun ma-appreciate ito ng ating Pangulo? Kasi ang living proof
na ang Pangulo ay tumitingin sa kwalifikasyon, sa karanasan at pagmamalasakit sa pagiging hardworking ng isang public servant ay ang iyong kapatid mismo na si Erwin Tulfo. Hindi mo ba naiisip yon, Mon Tulfo? Na yung mismong kapatid mo ang living proof na ang Marcos administration ay tumitingin sa kakayahan, hindi sa kaibigan. Parang sinasabi mo, nepotism eh. Kaibigan mo si Ariel Nepomuceno. Kaya dapat ito ngayon ang i-appoint ng Marcos administration dyan sa Bureau of Custom. Tapos ngayon, maniniwala tayo dito kay Montulpo. Tapos isinir pa nitong si Attorney Vic Rodriguez. Ay, Attorney Vic, naalala ko, baka maniwala ko kay Attorney George Briones. Sabi ni Attorney George Briones, sometime in October, nung in-expose nila na ikaw ay tinanggal sa Partido Federal ng Pilipinas, eh pumapatol ka sa babae, inaaway mo si First Lady Lisa Marcos. Baka maniwala na ako doon, Attorney Vic Rodriguez, sa sinabi na yon ni Attorney George Briones. Tuloy nga natin itong sinasabi dito, dito pong si Attorney Harry Roque. Nasaan po ang sinasabi niyong mga bill of lading ng mapatunayan na meron ng ipinasok na mga bilihin si Martin Araneta? Nasaan, Maharlika? Hindi yung dakdak ka ng dakdak dyan sa programa mo, pinagkakakitaan mo ang paninira sa ibang tao katulad ng kapatid ni Attorney Lisa na si Martin Araneta. Araneta, mga prominent personality sa bansa, I am not saying na wala silang ginagawang masama. Pero the moment na ikaw ay nag-akusa sa kanila, you have the burden to prove that sa publiko. Kasi dinadala mo sa publiko eh. Dapat sa proper forum yan eh. Pero dinadala mo sa publiko, kaya dapat ikaw ang magkaroon ng burden para paniwalain mo kami na makatotohanan ng sinasabi mo, Maharlika. So with that, maraming salamat. Huwag po nating paniniwalaan ng isang sinungaling na tao na katulad nitong si Maharlika. I challenge, Maharlika, kung hindi ka sinungaling, sundin mo ang sinasabi ni Attorney Harry Roque. Show your evidence na itong si Martin Araneta ay nag-i-engage sa smuggling, illegal mining at saka hoarding na mga pinagsasabi mo sa mga nakaraang programa mo. Hindi pa ako dito natatapos sa iyo, Maharlika. Dahil every now and then, I'll take exceptions sa pagiging babae mo. Papatulan kita dito dahil hindi tama ang ginagawa mo at significant ang iyong number of followers, baka patuloy mo silang mabilog, maloko sa kasinungalingan na pinagsasabi mo. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hindi na ako magbabasa ng inyong mga komento. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now mga tol.